Hi there, kamusta? This is Beverly Cumla. Welcome back to another episode of Hugot Talk. Lahat tayo may kanya-kanyang love language. At sa relasyon, mahalaga na alamin mo kung paano nakikita ng bawat isa ang pag-ibig. There are people who are very clingy and their love language obviously are physical touch, quality time. Some people, words of affirmation na rin, diba? At minsan, kapag ganito tayo at hindi ganito yung partner natin in return, nag-overthink talaga tayo. We tend to overthink things. At dito nagsisimula ang problema. We ask ourselves, bakit ako parang miss na miss ko siya, pero siya parang hindi naman? Bakit ako parang gustong gusto ko siya makasama, pero parang sa kanya baliwala naman? We always make our own conclusions without even analyzing the situation. And that's the problem. Kasi ang relationship parang thesis yan eh. We study the person and his interpretation of love. At kapag magkaiba kayo ng pananaw, don't expect the person na gawin din kung ano yung ginagawa mo sa kanya. Observe the little things. Appreciate. Halimbawa, ang love language niya is acts of service. So yung mga paghatid at pagsundo niya sa'yo, yung mga simpleng bagay na ganun, yun ang paraan niya para ipakita sa'yo yung mahal ka niya. Yung pagsuporta sa mga bagay na ginagawa mo, that's also another way of telling you I love you. Hindi siya nagdedemand ng time sa'yo kapag alam niyang busy ka because he respects your time alone. And maybe, kapag siya naman yung may kailangan nun, you also have to respect that. Lalo na kapag stress siya. And the only thing that he wants is space. Hindi porket hindi ka niya piniling makasama, eh hindi ka na mahalaga. May mga tao lang talagang mas gustong mag-isa. Maybe because they don't want you to deal with their problems, ayaw niyang idamay ka. Huwag mong ipilit na dapat tulungan kita kasi girlfriend mo ko, diba? Or dapat kasama mo ko kasi boyfriend mo ko, diba? That's not healthy. Hindi ka naman tagapagligtas. Hindi mo kailangan laging isave yung partner mo kapag nasa relasyon kayo. Hayaan mo siyang resolbahin yun kapag pinapakita niya sa'yo na kaya niya yun mag-isa. You have to support him or her. Magtiwala ka lang na kaya niya yun. That's the only thing that you can do. You can actually offer your help, but don't force him to accept that. Kasi for sure, mas-stress lang din sila. That's why learning each other's love language is really important. Dahil kung pag-ibig ang pagtingin niya sa pagiging matatag mag-isa para sa'yo, hayaan mong gawin niya yun. Kung pag-ibig para sa kanya ang pananahimik na hindi ka mabingi sa kung anong maaaring isigaw niya na problema, huwag mo siyang piliting magsalita. Kung pag-ibig para sa kanya ang paglayo nang hindi ka mabigatan sa kung anong dinadala niya, bigyan mo siya ng espasyo. Hindi porket gusto niyang mag-isa ay hindi kanya na gustong makasama. They just need time for themselves. Maybe they need to accomplish something by themselves. And you, kahit mahirap, kailangan mong irespeto yun at suportahan siya. Don't give them another problem. Just be their comfort. Ikaw yung maging pahinga niya. Matuto kang intindihin siya kaysa batuhan siya ng napakaraming tanong na hindi naman kailangan. I know it's hard, but we have to face it. Dahil ang parehas na nagmamahal ay hindi parehas magmahal. May mga hindi parehas ng paraan. At kung papasok ka sa relasyon, yun ang dapat mong malaman. Hindi mo pwedeng ipilit sa tao kung paano mo gustong mahalin ka. Because he has his own ways. And you just have to observe and appreciate. Okay, yun lamang. Maraming salamat sa pakikinig sa Hugot Talk natin for tonight. At sana ay may nagustuhan kayo. If you do, please click the like button, comment down below, and don't forget to subscribe to my channel for more videos like this. Hanggang sa muli, paalam!